Ang inaantay nating laban sa gitna ng power-up mode ni Asta laban sa pinaghalong special magic at water magic ng paladin version ni Sister Lily at ang laban din sa gitna ng natitira pang miyembro ng Ryuzen 7 at sa natitira pang miyembro ng paladins. Ang lahat ng yan at iba pa ay tatalakay natin sa ating chapter review na ito ng chapter 349 ng Black Clover. It's the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at naring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews at para palagi ka nang updated sa recent timeline ng series. Now alam kong matagal nyo na naman itong inaantay kaya simulan na natin agad ang talakayan. Konting recap mula sa previous chapter ay nagkaroon na nga ng power up itong si Asta sa pamamagitan ng kanyang pagbuo ng sariling resolve, which is to become the strongest. Na-flex din niya ang kanyang perfect na paggamit ng Zetten sa pamamagitan ng pagtalo sa paladin na si Yurul. Ngayon nakita natin sa previous chapter na yon na ang last panels ay ang paghaharap sa gitna ni Sister Lily at ni Asta, kaya mag-proceed na tayo agad ngayon sa chapter at hand, which is Black Clover chapter 349. And as you can see, title pa lang, alam na natin ang mangyayari sa chapter na ito dahil pinamagatan ang chapter na ito na Asta versus Sister Lily. Makita natin sa early panels na itong isa pang paladin ay makita nating nakatingin sa perspective na kung saan ay naroon itong si Asta at si Yurul na nakalupagi na dahil nga tinalo na siya nitong si Asta and na-cut off na ang kanyang paladin power sa pamamagitan nga ng anti-magic powers nito si Asta. And quite surprisingly ah, may kita natin dito na ang paladin na ito na nabubuhay pa kasama nitong si Sister Lily ay meron din palang past na konektado dito kay Asta habang sinasabi niya hindi daw niya inakala na at some point ay sisirain na naman itong si Asta ang kanyang mga plano. So it must have been na naka encounter na ni Asta ang paladin na ito way back nung hindi pa siya actually isang paladin, pero hindi ko matandaan kung anong part ng kwento yon nangyari. So wag na nating bigyan pa ng pansin yon and mag-focus na lamang tayo sa chapter na ito. Pero habang iniisip niya ang mga bagay na yon, biglang nagpakita ngayon itong si strongest member ng Ryuzen 7 na si Mushoku Takeyoga. Sinabi dito ni Mushoku Takeyoga na hindi daw niya actually gustong mag-aksaya ng oras, pero since nabubuhay pa daw ang isa pang paladin na ito, ay haharapin niya ito one on one para lamang hindi ito mangialam sa nangyayaring duel sa gitna ni Sister Lily at ni Asta. So yes, finally mawi-witness din natin ang sariling Yoryoku or ang sariling magic nitong si Mushoku Takeyoga habang tinatapatan niya ang Ice Paladin na ito. Pero magbalik tayo ngayon dito sa nangyayaring laban or encounter pa lang dito kay Asta at kay Sister Lily. May kita natin ang sira-sira ng lugar nang dahil nga sa ginamit na special magic and ice magic na combination magic ni Sister Lily at ng paladin way back in the previous chapter. Dito ay nagtataka itong si Sister Lily kung bakit buhay pa daw itong si Asta habang sinasabi ni Asta na tinulungan at pinalakas pa daw siya ng mga tao dito sa Land of the Sun, and besides, ito daw si Sister Lily mismo ang nag-deliver or nag-send sa kanya sa lugar na ito. Na itinanggi naman itong si Sister Lily habang sinasabing hindi daw talaga yon ang gusto niyang mangyari, and she really intended to kill Asta daw, na parabang talagang ang gustong mangyari daw ni Sister Lily ay ang patayin na si Asta, which is contradicting sa kung anong nangyari. Dahil nga instead of sending Asta somewhere na hindi na siya makakasurvive, ay sinend pa siya nitong si Sister Lily sa lugar na kung saan ay mas lalakas at mas makakarecover pa siya. Dahil nga sa sinabi yun ni Sister Lily na gusto daw talaga ni Sister Lily na mamatay itong si Asta, sinagot siya ngayon itong si Asta na hindi daw siya naniniwala na mamamanipulate ng ganun kadali si Sister Lily, at alam din niya na hindi gugustuhin ni Sister Lily na patayin ng kahit na sino. Nang dahil sa sinabi ni Asta, biglang gumamit ng isang special magic itong si Sister Lily upang magsimula na or mag-initiate na ng atake dito kay Asta, habang sinasabing hindi daw siya namamanipulate at sariling kagustuhan daw niya na patayin si Asta for the sake of the peace. But of course, as usual, kayang-kaya namang i-dodge ni Asta ang mga ataking ito ni Sister Lily dahil alam naman natin na kahit nga hindi pa nagkaka-power up itong si Asta ay kaya niyang tapatan si Sister Lily, ngayon pa kayang nagkaroon na siya ng power up. Why not? Pinagpatuloy dito ni Sister Lily ang kanyang pag-aatake habang sinasabing hindi daw niya gustong mabuhay pa itong si Asta. Makita natin na gumamit dito si Sister Lily ng kanyang water magic, Holy Fist of Love. Naalala ngayon dito ni Asta sa ataking ginawa ni Sister Lily na ginagamit ng Sister Lily na base version pa or ng Sister Lily na hindi pa na itaturn into a paladin ang sarili niyang magic na ito. Kaya naisip niya na maaaring buhay pa talaga si Sister Lily at hindi pa siya completing na take over ng pangmamanipulate nitong si Lucius Zogratis.
But at the same time, kung iisipin natin, ngayong meron pa palang nagagamit na ibang magic itong si Sister Lily, which is her magic way back then bago pa siya maging isang paladin. At bago pa siya bigyan ng special magic nitong si Lucius mula sa magic ng isa sa pinakamalalakas na devils mula sa underworld na si Beelzebub. But balik tayo ngayon sa kwento, nakita natin na ginamit na ni Sister Lily ang kanyang water magic, Holy Fist of Love. Ngayon, dahil nga meron ng power up si Asta, kita niya na ang every opening sa bawat atake tulad na lamang ng kung paano niya nakita ang opening sa ginawa niyang counter attack dito kay Paladin Yurul, na gawa niyang pigilan ang water magic Holy Fist of Love easily gamit ng kanyang anti-magic blade. Matapos yun ay parabang nagkaroon na ng realization itong si Sister Lily na wala siyang kahit na anong magagamit na effective na magic laban kay Asta, since ang ginamit nga niya na pag-deliver kay Asta papunta dito sa isang lugar mula sa kung saan ay tinalo siya nitong si Lucius Zogratis, na ang enforced spatial travel ay hindi niya magagamit kay Asta unless si Asta ay immobile or hindi na nakakagalaw. At hindi din niya magamit ang kanyang spatial mana domination na ginamit niya upang pigilan ang paggamit ni Noel at ni Mimosa ng kanyang magic way back in the previous chapters nga, na kung saan ay natapos ang duel ni Asta at ni Lucius. Dahil wala namang mana na idodominate itong si Sister Lily kung gagamitin niyo yun kay Asta, and considering na si Asta ay may anti-magic, mas lalong hindi yun effective kahit na anong gawin niya. Kaya naisip ngayon ng paladin version na ito ni Sister Lily na kailangan niya ng mas malakas na atake para makapag-inflict siya ng damage dito kay Asta. Ngayon, ginamit niya ang kanyang Water X Spatial Magic, Seychelles Flash. Makita natin dito ang isang napakalakas na beam of water na maaaring in-enforce gamit ng kanyang spatial magic. Isang napakalakas na ray of power na kung saan ay kayang magpatumba sigurado kahit na ng mga miyembro ng Ryuzen 7. Subalit since ito nga si Asta ang kanyang kalaban, patapos tamaan si Asta ng attacking yun, para bang dineflect lang yun ni Asta kahit na actually nagulat pa rin si Asta dahil hindi niya akalain na may ganun kalakas na power output ang mga magic ni Sister Lily. Habang nangyayari ang napakatinding laban na ito sa gitna ng dalawa, ay parabang may nakikitang image ang paladin version ni Sister Lily na isang batang version nitong si Asta, na parabang nagpa-flash ang kanyang previous life sa kanyang harapan. May kita natin dito na sumisigaw si Sister Lily habang sinasabing, "For the sake of the world, you must die, Asta." At sinasagot naman siya ni Asta ng pasigaw din na hindi ako mamamatay at hindi ko hahayaang patayin mo ako, Sister Lily. Ngayon, nakita na naman itong si Sister Lily ang version na naman ni Asta na unti-unting parabang nagpa-flash sa kanyang harapan, na parabang hindi pa siya talaga completely nakokontrol ni Lucius at unti-unting nababalik sa kanya ang kanyang mga memorya. Ngayon, dito ay sinabi na ni Sister Lily na, "I don't want to kill you either." Or in Tagalog, ayaw din daw niyang patayin itong si Asta. So right here, right now, mako-confirm natin na hindi talaga actually completely under control or completely manipulated itong si Sister Lily ni Lucius. And we can also further confirm na talagang tama ang ating theory way back then na hindi pa completely under control si Sister Lily, kaya idineliver siya nitong si Sister Lily papunta sa Land of the Sun instead of delivering her somewhere na hindi siya makakasurvive. Now, matapos sabihin ito ni Sister Lily, nagkaroon ng parabang ray of hope itong si Asta na pwede niya pa rin palang iligtas si Sister Lily despite being manipulated and despite being turned into a paladin. Subalit, habang nangyayari ang pagsabi na ito ni Sister Lily ng kanyang tunay na nararamdaman mula sa kanyang very own original soul, na-realize ni Asta na still nasa under control pa rin itong si Lucius Zogratis si Sister Lily, although kahit hindi completely, still naka-engrave pa rin sa soul nitong si Sister Lily na si Lucius ay ang righteous na person at ang taong ito ang pinaka-pinaniniwalaan ni Sister Lily. It's just lumalaban pa rin partly ang isang bahagi ng soul ni Sister Lily na hindi pa overly manipulated by Lucius, kaya nasasabi pa to ni Sister Lily, at kahit papano ay meron pa rin siyang consciousness tungkol sa kung ano man ang kanyang tunay na pagkatao. But then after saying all those things, nagbabalik na ngayon si Sister Lily sa kanyang paladin na pagkatao habang sinasabing yun daw ang gustong mangyari ng buong mundo. Gusto ng buong mundo ng mas masaya na mundo, at sa mundong yon ay wala si Asta, kaya kailangan nang mamatay ngayon ni Asta. Habang naglo-launch pa ng tatlo pang Seychelles Flash, na kung papansin natin ay napakalakas talaga, dahil may kita naman natin na kahit ng isang Seychelles Flash lang ay kaya nang pumatay ng napakaraming mages with just a single hit. Just how much powerful it would be ngayong tatlong Seychelles Flash na ang ginagamit ngayon ni Sister Lily.
Tulad na lamang ng nakita natin sa panels na ito, talagang napaka-destructive na ng ginagawang pag-atake ni Sister Lily, to the point na ang buong battlefield ay parabang hinahati na ng kanyang Seychelles Flash. Nagpatuloy pa ang pagsigaw nitong si Sister Lily kay Asta na please just die already Asta, na parabang gustong gusto na ng Paladin version nitong si Sister Lily na mamatay itong si Asta, dahil unti-unting parang nare-regain ng original na version nitong si Sister Lily ang kanyang mga memories tungkol kay Asta. Now seeing this unsightly behavior nitong si Sister Lily, nagalit lalo itong si Asta habang sinasabing hindi daw tama ang ginagawa nitong si Lucius na ang i-corrupt at ang i-manipulate ang souls or ang memories ng mga tao. Habang i-dine-deflect at unti-unting nagpo-push through sa ginagawang atake nitong si Sister Lily na Seychelles Flash, which is actually quite possible lang naman dahil ginagamit niya ang kanyang anti-magic sword. Ngayon dahil nakita ni Sister Lily na na-overpower siya ni Asta, kitang-kita natin sa mukha ng Paladin version na ito ni Sister Lily ang kanyang takot at ang kanyang pag-worry na maaring matalo talaga siya ni Asta. Habang si Asta naman confidently sinasabi sa kanyang sarili na no matter what, I'll never forgive Lucius. Then upon reaching point blank range ay inatake na nitong si Asta itong si Sister Lily gamit ang kanyang slash, na actually hindi natin alam kung inatake talaga ni Asta ang mismong literal na katawan nitong si Sister Lily or ang kanyang physical na body, or maaring tulad nitong kay Yurul, masasabi natin na maaring inatake lamang niya ang link na nagkoconnect kay Lucius at sa mga paladins upang makat off ang kanilang paladin power, therefore making them come back sa kanilang original self. May kita natin dito na sinabi pa ni Asta na please sister go back to who you were. And that ends chapter 349 ng Black Clover, where may kita natin si Sister Lily ay hindi na ganun ang emosyon sa mukha, na parabang nagkaroon pa siya ng relief at parang mas nagkaroon pa siya ng ginawa matapos siyang tamaan ng atake ni Asta. Masasabi natin na pwede sa next chapter ay magbalik na si Sister Lily sa kanyang original self, or maaring mapatay nitong si Asta si Sister Lily dahil maaring iba ang koneksyon na ginawa nitong si Lucius Zogratis sa pag-create niya ng pinakaunang paladin na si Sister Lily kumpara sa pag-create niya ng natitira pang mga paladins. Dahil kung babalik lang si Sister Lily sa kanyang original self matapos siyang talunin ni Asta, masyadong magiging static ang kwento and parabang medyo napaka-predictable na magiging daloy ng kwento if ever na yun man ang mangyari. Pero whatever, kung ang mangyari man ay ang magbalik si Sister Lily sa kanyang original self, it's pretty good para kay Asta. But I guess that's all para sa ating chapter review na ito ng chapter 349 ng Black Clover. Next chapter, maating makita naman natin ang laban or ang duel sa gitna ng pinakamalakas na miyembro ng Ryuzen 7 na si Mushoku Takeyoga laban sa isa pang miyembro ng Paladins. Siguradong napakatindi ng laban na yon, kaya siguraduhin yung maaabangan nyo yon sa susunod na chapter release natin ng Black Clover Chapter 350 Review. I hope you guys enjoyed watching this video and alam ko namang napakaganda ng nangyari sa laban na ito. But surely, mas napakaganda at mas napakatindi ng mangyayaring duel sa gitna ni Mushoku Takeyoga at ng natitira pang Paladins. But then I guess that's all for this video. Muli, ito si Updated Weeb, and I'll see you on the next one.